siguro eh, nasa jeans na siguro. Nasa dugo na nung tao kung painter talaga siya or doctor or ano. Yeah, marami naman challenges kahit saan field ka malinya. So hindi mawawala yung challenges kasi doon sa challenges na yon, doon ka naman matututo eh. Doon ka mold sa mga challenges na yon. Kung walang challenges, hindi ka ma-improve as a person. Bali in terms sa abstract is for me kasi wala naman actually concept pag abstract painting eh. So more on ano yan eh, more on nasa subconscious nung painter eh. Kasi abstract is walang object na makikita usually dyan. Hindi ka naman makahanap ng ibon or flowers or something. It's more on nasa inner subconscious nung abstract artist. Yun yung, parang yun na yung process ko eh. So, no concept needed for me. Oh. Yeah, oh, yung inner ano mo, spontaneous na yan kasi yun yung beauty ng abstract, spontaneous yan eh. So, kahit hindi nakaplano, makakaproduce ka at makakaproduce ka eh. Yeah, compared sa mga figurative, kasi figurative, kailangan may concept, may team ka talaga. So, abstract, more on spontaneous siya, lalabas na lang kusa yun. Then, siguro yung looks niya, parang, ewan ko, parang, pwede ko masabing urban abstract or something, or graffiti abstract, pwede rin, para maiba naman, parang ganun. Usually naman, nasa mind ko na yung mga color palette na gagamitin ko sa certain painting. Yun lang yung pinaplano ko actually yung kung ano yung mga kulay na gagamitin ko for a particular painting. Then yung parang layout or something, hindi ko na napaplano yung layout. Minsan pagkaharap ko na yung canvas, minsan kung saan ko gustong ilagay yung particular color, doon ko na siya mailalagay. So kaya spontaneous talaga yun yung process ko eh. So hindi ko alam minsan yung kung ano yung kakalabasan. Minsan like yung isang part dito, hindi ko naman naisip na ilagay diyan actually. Kusa na lang dadapo yung kamay ko diyan or ganun. Mararamdaman ko yun eh, parang satisfaction eh. Makikita mo na yun eh, yung satisfaction mo sa paggawa ng painting, malalaman mo kung tapos na or hindi eh. Satisfied ka na kaagad, tapos na yun. Yeah. Meron yung ano lang, yung mga art toys. Minsan nagpo-produce din ako noon. Pero yun lang naman, other mediums wala pa. Focus lang ako sa abstract painting talaga. Tsaka yung art toy minsan. Yeah. Advice lang siguro, never stop learning, research. Kung ano yung hanapin nila yung comfort zone nila sa painting. Yung masasatisfy nila muna yung self nila before viewers. Yun yung importante. Kasi, kasi ang painter kasi like me, ayokong i-satisfy muna yung viewers. Ang importante is I need to satisfy first myself. So, ibig sabihin, masaya ka dun sa napoproduce mong work. So, bonus na lang na magustuhan ng viewers yung works mo. Kasi pag vice versa mo yan, hindi ka masaya pag gumagawa ka lang ng work na ikakasaya ng viewers pero hindi ka naman masaya. So, pangit siya. So, kailangan maging masaya ka dun sa ipoproduce mo. At isa sa pinaka-importanteng ano ng artist is yung be original. Then, hindi naman masama magkaroon ng idol sa mga painting, mga inspiration sa painting. So, okay lang ma-inspire ka sa works ng iba, pero wag mong kokopyahin. So, do your own thing dapat pagdating. Hanapin mo yung distinct style mo na masasabi mong sa'yo talaga. Yan. Let's produce art na makaka-uplift sa iba, na makakabigay ng kasayahan, happiness sa everyday life ng mga tao. So, be positive lang sa ano outlook sa art making natin. So makakabigay tayo ng kasayahan sa isa is
malaking tulong na sa bawat isa. So, yun. Thank you.